Itong ang player na to, mga idol, ang magiging sagot sa problema ngayon ng Los Angeles Lakers. At ayan nga, mga idol, ay si Anthony Davis. Ayon nga, mga idol, sa ilang mga Lakers fans, pagbalik nga daw neto ni Anthony Davis ay siguradong masusolusyonan niya mga problema ngayon ng Lakers. Pero sabi nga rin nila na kinakailangan daw na healthy na talaga pag bumalik itong si AD. Gusto nga ng mga fans, mga idol, na huwag madaliin si Anthony Davis kundi maging patient nga itong Lakers sa kanyang injury. At ngayong araw nga, mga idol, itong si AD ay nagsushooting bago ang laban ng Lakers at meron nga siyang knee brace. Pang-protekta nga yan, mga idol, sa kanyang MCL injury. Tingnan natin to, mga idol. At sa ating next balita naman, mga idol, eto nga si Donovan Mitchell. Meron niya daw posibilidad na umalis siya dito sa team ng Utah Jazz para nga babunta sa isang big market team. Yan nga, mga idol, ang latest balita dito kay Donovan Mitchell. Kahit yan, mga idol, napakaganda ng ginagawa ng kanyang team na Utah Jazz. Sila nga ngayon, mga idol, sa Western Conference ay pangatlo, 28-12. At 2.5 games behind nga lang sila mula sa number 1 spot. At ang posibleng ang dahilan ng pagpunta nito ni Donovan Mitchell, mga idol, sa isang big market team ay simple nga lamang. Yan nga, mga idol, ay pera. Dahil kapag nasa big market team ang isang napakalakas na player or superstar kagaya ni Mitchell, ay maraming ang endorsement deal na lalapit sa kanya. At kung mas marami yon, mga idol, mas marami nga siyang kikitain. Pero anyways, mga idol, para naman sa ating susunod na balita, itong ang Los Angeles Lakers, mga idol, ayon sa isang The Athletic reporter ay gusto nga daw ipackage itong si Talen Horton-Tucker at si Kendrick Nunn sa isang trade. Yan nga, mga idol, ay bago pa sumapit ang NBA trade deadline. Yan nga ang latest galaw, mga idol, na itong team ng Los Angeles Lakers. Patuloy pa nga rin sila sa paghahanap sa mga player na pwede nga makatulong sa kanila ngayon. At yan ang alamang din muna, mga idol, para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!